Hello, humans! Kung may mga nanonood mang aliens, hello? Kailan nyo sasakupin ang Pilipinas? Marami na mga feeling broken dito na wala namang sila. Yo, so if you're going to ask why are you doing this gesture? I don't know. Boring sa bahay. But not as of now. Exam week is coming and sobrang busy ng kapitbahay nyo. I mean like, sobra na kahit hanggang ngayon ang aking mga single brain cells ay bobo pa din. Today, I am going to tell you the story of my life. So, I have an option to show you guys or to draw my life video, but I am sobrang busy. So, I have to compromise. Chester, paano mo gagawin ang video mo? Stock images. I'm being resourceful right now. So, yeah. With that being said, hindi na ako magpapaligo-ligo pa. Let's go. Ayaw. Let's start 21 years ago, pagkatapos ipinanganak ang ate kong feeling maganda. It was then my parents Agapito and Nilia decided to make love and carefully made the most precious creature and piece of art they could make. And it was me! After 9 months sa pag-check-in ko sa tiyan ni Mama, biglan lang pumutok ang kanyang panubigan at lumabas ang super not so cute pero parang cute na basta sa gitna. Lol. My parents did not get disappointed. I was like the piece of art like Mona Lisa by Da Vinci. So precious. Siyempre sa kanila lang. Pero ang pag-aalaga sa akin ng baby pa lang ako, isang malaking responsibilidad sa kanilang dalawa. Most of the time ang aking ginagawa ay kakain at pagkatapos ay iiyak lang ako. Lagi kong ginigising sila gabi-gabi sa iyak na umaabot hanggang buong barangay. Nainis ako bilang baby pa lang. Dahil I was not breastfed, inubos lahat ng ate kong bida-bida na sinimot lahat ng gatas ni Mama at hindi naman pwede si Papa magpagatas sa akin. So, yeah. Never mind. I was like bottle feed. Yun ba yung tamang term? Basta dumedi lang ako sa bote nun. At the sad part pa doon ay hindi nakikipag-cooperate ang mga gatas na mga nasa lata. Dahil sinubukan nila Mama na bilhin ako ng Non, Bonamil, Promil, Nido, at Nestogen. Pero walang nagtagumpay para pamuhin ang aking mga bituka. But luckily, yes! A heaven sent! Isang gatas lang talaga ang nagpaamo sa aking tiyan. Guess what? Bear brand. Opo, laking bear brand po ako. Simula pa lang nung maliit ako, tibay at lakas. Lumaki ako sa Negros Occidental. So, Ilonggo here. Ginalawag ko dagali tanan ng Ilonggo, plangga ta mo. Anyways, fast forward 5 years later. Pumasok ako ng school. Kinder ako noon at na-meet ko ang aking first teacher na si Ma'am Jerlyn. School was just so fun lang talaga dati. Tamang color-color lang kayo. And then one thing na hindi ko makakalimutan ay nung tumae sa short yung kaklase ko. At katabi niya pa ako. Napagkamalan pa nga na akong tumae sa short. Pero nung pinatayo kami, bigla na lang minalaglag sa short niya na isang kakaibang malambot at mabahong semi-solid matter. So, yun. Hi, Ronel. Kamusta ka na? Anyways, grade 1 to grade 5 po ako ay consistent top 1 ako of my class. So, yeah. In Tabao Elementary School. Until grade 6, lumipat kami ng lugar sa Sagay City. I finished my grade 6 as a salutatorian. Yeah, clap for me, please. Clap. You cheer. Yeah. At nung ako'y nag-high school na, lumipat kami uli. At napadpad naman kami sa lugar ng Mindoro, the place of Mangyans. Well, at first, nahirapan ako mag-adjust dahil from your Ilonggo boy to Alug boy where I need to speak Tagalog na mimilipit talagang aking mga dila bago ako nakapag-speak fluently. High school life was so great. Maraming memories and friends na nakilala at syempre si crush. Lol. I graduated high school with honor as third honorable mention. So I was like, after high school, I was thinking college life would be great kasi I can attend parties, gala, and more adventure. Yeah, so... Pero no, it was hell. Ang una ko naging course sa aircraft maintenance but I've realized di ko pala gusto ang pagkumpuni ng aeroplano. So, what did I do? I shifted to... Tada! Engineering. To be honest guys, hindi talaga ako math wizard. Isa akong math lizard. Yung tamang tingala lang sa kisame at yung tamang isay lang pag hindi na alam isolve ang mga problems. It seems to be so different na. Yung kinder na tamang color-color lang at bili lang ng ice candy kay Aling Bebang, ngayon ay halimaw na. Me was like waiting na manipa na lang ng lata sa tabi ng daan. Kaya pag stress na ako, minsan ginagawa ko na lang ay iniisip ko na parang damo na lang ako na tamang sumasabay lang sa ihip ng mga hangin. Like right now, calculus is slowly eating me up. Like thinking how could this be so useful in my future job. But pero kailangan. Pero kung saan pa ako nag-college, dito ko pa naging habit na laging mapag-isa. And I discovered a lot about myself. Hindi lang malaki ang aking
Pero guys, marami pala talaga akong talent. I am a singerist, dancerist, writerist, and higagurist. In short, bida-bida. But being alone sometimes is not bad. It was just like more self-development. Char. But as long na hindi mo kinakausap ang iyong sarili, and that is really scary kapag kinakausap mo ng sarili mo. College for me is like a roller coaster. Ups and downs. At sa engineering, ang pagkakaroon ng 75 grade is a blessing from heaven. It's normal. College mo talaga matutunan lang iyong brain cells rush tuwing exam. The night before kasi, kaya mong review ng isang SEM. I am still waiting for myself to graduate talaga. Kasi to be honest guys, nilulumot na talaga ako dito. In the future, wala pa akong masyadong naisip eh. Ikaw pa lang. Pag hindi talaga ako naging successful sa engineering, nako, baka makita niyo na ako sa pinagbabawal na site. O di kaya, iniisip ko na lang na mag-artista, pero iniisip ko sinong tatanggap sa akin. Magsasara na daw ang ABS-CBN eh. Ayaw ko naman mag-GMA. Baka bigyan nila ako ng project doon at maging corny yung title, Ang Lalaking Gutom sa Kaning Lamig. And I don't wanna do that. Iniisip ko din naman maging singer, pero ayaw ko din ma-discover ako internationally. Dapat low-key na lang tayo. Pero kung wala talaga, kakain na lang ako uli ng kaning lamig sa bahay. Masarap kaya, haluan mo lang ng kape. So perfect. As a conclusion of this guys, I was hoping that I will be successful someday by God's grace. Before I end this video, I was hoping to answer some of your questions. And me too, praying that all of you will find peace and success someday. Just don't look at our Philippine government because you will be sad. Okay. Thank y'all. And you know how much I love you guys. Bye-bye for now. And take care.